Umabot na sa mahigit 500 pamilya ang inilikas dahil sa pagbaha sa Dagupan, Pangasinan. At may ulat on the spot si Claire Lacanilao ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Claire? Rafi, pahirapan pa rin ang transportasyon sa ilang pangunahing kalsada dito sa Dagupan City dahil sa nararanasang pagbaha. Nasa ilalim pa rin ng state of calamity ang lungsod ng Dagupan dahil sa malawakang pagbaha at pag-ulang dulot ng hanging habagat. As of today, nasa 528 na pamilya na, katumbas sa 1,800 na individual ang inilikas na sa evacuation center. Tuloy-tuloy pa rin ang pamamahagi ng relief packs ng LGU sa mga apektadong residente. Sa tala ng Dagupan City LGU, 10,000 families na ang nabigyan ng relief packs. Bago pa man ang kalamidad o bagyo, tiniyak ng LGU na sapat ang pondo para sa disaster preparedness ng lungsod. Patuloy pa rin ang pagsasagawa ng damage assessment at clearing operation ng mga otoridad ukol sa mga naging pinsala sa mga kabahayan, infrastruktura, maging sa agrikultura. Rafi, base sa inilabas na anunsyo ng LGU, may mga bahagi pa rin ng kalsada ang hindi pa rin madaanan, lalo na ng mga light vehicle dahil sa muling pagtaas ng baha. Pinaalalahanan pa rin ang publiko na magdala ng payong at bota bilang panangga sa ulan at baha. At yan muna ang latest dito sa Dagupan City, Rafi. Maraming salamat, Claire Lacanilao ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Maging updated po sa mga maiinit na balita. Maaaring mapanood ang Balitang Hali at ang iba pang award-winning newscasts sa youtube.com/gmanews. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.